Kasi that, sabing ganun kasi nabasa ko dun sa pinadala sa aking info na hindi ka na Viva Max. Mm-hmm. Kailan pa? Since lately lang din. Bakit? Anong okay ang pagiging Viva Max? Magandang kitaan and then marami kang pelikula and then sumisikat, marami kang fans. I guess I must say na at this point, nag-focus ako sa acting skills. Kasi alam ko na I have to improve more. And sa pinasok kong industry, you have to be mentally, physically, especially emotionally prepare for what will happen. Lalo na yung sa industry na pinasok natin na pa-sexy. And when my father had a disease, nagkaroon siya ng heart problem, complications. That was the time na, okay, nung nakikita ko na parang nalulungkot siya because I have to be so sexy on social media just to earn for the family. So, pag tayo, kaya natin. But for them, pag nakikita natin silang nalulungkot, parang, sige, wag na nga. So, yun ang dahilan kung bakit. Hindi main dahil, reason. Hindi dahil hindi mo kayang maghubad na. Part of it, ganon. Kasi parang gusto natin makita ng tao na we have something, talent na makikita nila, magaling siyang umarte, not because pa sexy, pero it was a good experience. Napakagandang experience sa magka-movie, ma-experience kung makatrabaho yung mga magagaling na director, like Rodante Bahemnya, napakagaling. So yung mga artist. Na kailang pelikula ka lang sa Viva? Actually, isa lang. Isa lang? Yeah, because yung time na nasabi ko sa manager ko, well, open sila after the movie. Mga 1 month or 2 months no movie. Sinabi ko na kasi yun yung time na nagkakasakit na yung father ko. Yun, puso kasi eh. So, parang natakot ako na atakihin. And yes, sobrang nakikita ano. Nakikita niya ba? Napapanood niya ba yung mga pelikula mo? Or? Nalaman niya na. Nalaman pero alam niya, nagpa-sexy ako. Ang problem lang, if yung ibang tao na yung nagsasabi sa kanya, medyo nalulungkot. Pero sabi nga niya, huwag ka na magbigay, sige okay na. Eh, yung nakakalungkot bilang anak na, hindi ako tutulong eh. You have, meron kang problem financially. Mm-hmm. So,